Rise and shine sa lahat ng ating mga kababayan na babiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila ngayong Friday morning rush hour. Dalawang araw na lamang at Pasko na, kamustahin natin ang sitwasyon ng trapiko ngayon dyan sa Commonwealth Avenues, Quezon City. Kung kayo po ay manggagaling ng Bulacan, North Caloocan, Fairview, Novaliches, asahan po ninyo na may pagbagal ng dali ng mga sakyan mula dyan sa bahagi ng Regalado Highway dahil sa traffic signal lights. At once makakaliwa kayo dyan sa Commonwealth Avenue, tuloy-tuloy yung moderate to slow-moving traffic situation hanggang kayo makalampas ng Don Jose. Pero makalampas dito, dyan po sa inyo nakikita sa inyong mga screen, dyan sa Litex, dahil mula sa tatlong linya na gagamit sa bahagi ng Commonwealth Avenue sa bahagi ng Fairview Center Mall, ay dito sa bahagi ng Litex ay marami ng linya ang madadaanan ng mga private vehicles at maging ng mga PUVs. Ngayon po, tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko hanggang dyan sa bahagi ng Batasan at Holy Spirit. May pagbagal lamang no, dyan sa bahagi ng Batasan Road dahil din sa ilang mga pumapasok sa underpass, papasok ng Commonwealth Avenue at maging sa mga lalabas ng Barangay Holy Spirit. Makalampas dyan ay tuloy-tuloy ang slow-moving traffic situation. May pagbagal lamang sa bahagi ng Tandansora dahil sa ilang girders na naka-install doon para sa MRT 7. Tatlong entry points sa maaaring magamit na ating mga kababayan para naman doon sa mga kakaliwa sa C5. Dyan sa bahagi ng Batasan, sa bahagi ng Tandansora at maging sa Ayala Techno Hub. Makalampas sa Elliptical Road, walang problema dahil tuloy-tuloy naman ang inyong pagmamaneho. Meron lamang onting pagtigil dyan sa may East Avenue at Quezon Avenue dahil sa mga traffic signal lights. Pero once green and going, ay tuloy-tuloy naman ang inyong pagbiyahe kung kayo pa'y tatagos from Quezon Avenue going dyan sa Espanya Boulevard o kaya naman sa East Avenue papunta ng Timog Avenue or kakaliwa ng EDSA. Kung kayo naman ay pabalik ng Bulacan, Novaliches, North Fairview, Caloocan, asahan po ninyo na tuloy-tuloy din ang inyong pagmamaneho. Meron lamang pagbagal dyan sa bahagi ng pagpasok mula Elliptical Road dahil nga doon sa stop and go scheme. Pero once sa patuloyin tayo na ating mga kasama dyan sa Department of Public Order and Safety or DPOS and Quezon City Government, ay tuloy-tuloy naman na ang inyong pagmamaneho. Paalala sa ating mga kababayan na babiyahe ngayong araw, ipinatutupad pa rin ang number coding scheme sa Metro Manila. Mula yung alas 7 hanggang alas 10 sa umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa uling numero na kanilang plaka ay numbers 9 and 0. At para sa ibabang ulat trapiko, silipin na ang social media accounts sa MMDA, ang kanilang Facebook, Twitter at website. At kung may emergency man, pero huwag naman po sana, itawag niya sa hotline na MMDA na 136. Yan muna ang latest traffic update mula dyan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This again, your Profi, para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.